Hello guys! Today, October 24, Election Day in Canada. Municipal election po ang tawag, local election. At ang iboboto dito ay mayor, councilor, para sa aking ward. Ang tawag po ay ward. It's like an area in the city. And then, representative of the school board. Binoboto po yan dito sa Canada. So, this is municipal election kung tawagin. And because I am living in Toronto, so, boboto po ako ay sa Toronto. This is one of the responsibilities of a Canadian citizen. So, ilang taon na ba akong Canadian citizen? Matagal na rin po at marami na akong election na botohan or that I have participated in many political activities like this, ang election. So, paano ba ginagawa ang election sa Canada? Meron bang kaibahan ito sa ating election sa Pilipinas? Sort of like that ang gusto kong ipakita sa inyo sa ating video ngayon. Okay, ito pong hawak-hawak kong ito. Ang tawag po dito ay voters information card. O dumating sa akin noong maybe almost a month now. Nakalagay dito kung saan ako boboto, ang school na bobotohan ko, which is just about 3 or 4 minutes away mula sa bahay ko. At nakalagay din po dito na merong advance voting noong October 7 to October 14. So, ba mahaba yun ah. October 7 to October 14, advance voting. Pwede nang bumoto kahit malayo pa yung election day. Meron ding ibang mga paraan ng pagboto tulad ng by mail at saka yung meron pong tinatawag na yung by representative na pwedeng ibang tao ang bumoto sa'yo in case na hindi ka pwede bumoto. So, that's the reason why pagdating ng election day, konti na lang pumupunta sa presinto para bumoto. And I will show you later kung gaano karami ang tao sa presinto. Ano po? Anyway, ang ating ibuboto lang dito ay tatlo. The mayor of Toronto, the councilor in my ward, and the representative para sa Catholic School Board. There are 2 school boards po. One is the Catholic School Board and one is the Public School Board. Ang aking pumubutuhan ay ang Catholic School Board. At meron mga kandidato doon. Meron ding mga website to find the information, kaya hindi po mahirap. Even the list of candidates makikita rin sa website ng election. Merong information for Toronto at sa iba't ibang mga bayan ng Ontario. So, this is the election for Ontario, pang municipal, kaya marami pong mga bayan-bayan ngayon ay busy for the election. And hopefully, ang resulta ay malalaman bago mag-midnight mamaya. So, let's go guys. I'm going to show you kung paano bumoto dito sa Canada. So guys, andito na ako sa aking voting precinct. Yes, just vote here. And then, that's the name of my school. Actually, likod lang to ng bahay ko. Umikot lang kami ng konti. At ito na po ang voting center ko. Yan ay tsura ng botohan dito sa Canada. Ng tao, 2. My husband. And then, there's another one. So, time check guys. It's 4:25 ng pagpasok natin sa botohan. Okay, so, sabi dyan, vote here. It says, vote here. So, papasok tayo dito. Bawal na pong mag-video sa loob ng voting center. Kaya mamaya ikukwento ko sa inyo ang naging kaganapan sa loob. Bago kami pumasok, hinanapan kami ng ID at ganun din ang voter's information card na natanggap natin, ipinakita rin. Okay, so that's it. Tapos na tayong bumoto. 3 positions lang naman ang binotohan natin. And
took us maybe less than 5 minutes para makaboto. Dahil wala naman pong pila, kami lang yung tao, may dumating na dalawa afterwards. So, ganun lang kabilis ang botohan dito sa Canada. Yun. Ang paraan po ng pagboto ay napakasimple lang. Chinek ang aming record and then tinignan muli ang aming ID and then kinuha ang aming voters information card and then binigyan na po kami ng balota and then pumuesto na kami doon sa maliit na voting booth. Blackening, ibablacken lang yung pangalan ng kandidato, tatlo lang naman ang aming ibinoto, mayor, councilor ng ward and then representative ng Toronto Catholic School Board. And that's it. And then, pinasok na po sa machine reader, sa computer, at pinaghintay kami, maybe a few seconds, tapos na ang pag-count, and then tapos ang aming pagboto. So, halos 5 minutes, tapos ang pagboto. Dahil wala pong pila, kami lang ang tao, at meron ilang konting pumasok after us. Hanggang 9 o'clock po ng gabi ang botohan and right after that, malalaman na kaagad ang resulta ng eleksyon sapagkat kinakount na kaagad pagkatapos-tapos mong bumoto. Sabi nga nung alis sa entrance, this is a boring job. Kakunti raw po kasi ang bumoboto. Well, sapagkat marami ay nag-advance voting so na. So that's it guys, ganun lang kabilis bumoto dito sa Canada. You don't see a lineup. Kasi may mga placard pa rin dito sa harapan. Hindi bawal. Yun. But the voting is very fast. So maraming salamat sa panonood nyo guys. This is the municipal election in Toronto. Bye-bye. Thank you very much for watching.